Huwag kayong matakot kung kayo ay nasa aking salita. Ngunit kung hindi, matakot kayo. Ulitain ninyo ang inyong mga pagsunod, maliban na lang kung niloloko ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong magsasawa sa pagsamba at panalangin sa akin. Kung ako'y nasa sa inyo, lahat ng inyong daanan ay ito'y magpagaling tagumpay. Sapagkat pinagtagumpayan ko ang mundo ito. Kung kaya't panatilihin lamang ninyo na kayo nakakasunod sa aking salita at pagdayin ninyo ang aking pag-ibig. Wala ba? Negative? Nani ba yung negative ba? Sige. Can you give us 2 minutes? How many minutes you want? I give it to you. Finally, you can start. Maybe next time. Good morning, mga kapatid. Tulad ng sinabi ng mga prophets, ang Diyos natin ay huwag natin kalilimutan. Maliban na lang dun sa sinasabi na niloloko mo sa sarili mo. Kasi kailangan malinis ang konsyensya natin. Totoo ba na malinis ang budi mo? Kasi mayroon dalawang bagay na expose ang pananampalataya. Doon ako bumabata eh. Pag nakita ko yung dalawang yun, kumbisido ako, sumasampalataya ka. Kasi yun yung nakikita ko eh. Kasi yung pananampalataya walang gawa, patay yun eh. So nakikita ko, yung ibang hindi ko nakikita sa iyo dahil hindi naman kita kasama, hindi ko alam kung ano, nagpapakabanal ka ba. Dalawang mahalagang bagay na dekreto ng apostol. Una, yung covenant of sacrifice ng tithes and offering. Pag nakikita kita na nagtatithes and offering ka, kung bisido, may gawa pa na naman. At saka yung ano, hindi pinababayaan ang pagsamba sa espiritu at katotohanan. Kumbisido ako, kasi kita kita eh. Doon lang naman ako nagbabata eh. Yung iba, hindi ko alam eh. Dahil hindi naman kita kasama. So hindi ko makikita doon yun. Pero dalawa, pag hindi kita nakikita sumasamba sa espiritu at katotohanan, wala kang tipan ng ikaputi doon. Hindi ako pwede maniwala mananampalataya ka. Hindi ka totoong Kristiyano. Eh, dalawang expose na pananampalataya, hindi mo magawa eh. Halimbawa, yung nasa abroad, ang babatayan ko sa iyo, tipa ng igap at handog mo. At saka yung meron naman sumam, makakasampa ka. So yun ang basis ko sa iyo. So pag hindi mo na ginagawa, hindi mo na ako maniniwala sa iyo. Kasi yung pananampalataya mo, wala namang gawa eh. Hindi malinis ang konsyensya mo eh. Kailangan malinis ang konsyensya natin. At ang paglinis ng konsyensya, hindi mo niloloko sarili mo. Sabi ng prophet kanina, maliban na lang, niloloko niyo ang inyong sarili. Ibig sabihin, tapat ka talaga. Kung tanggapin mo ang Panginoong Jesus, tinanggap mo talaga siya at nag-commit ka sa Kanya. Yung commitment mo hanggang kamatayan nyo, determinado ka doon. Eh, totoo ba? O sinusunod ka ng budhi mo, pero hindi mo sinusunod. Kasi yung nalalaman mo mabuti, hindi mo ginagawa, kasalanan yun eh. Ngayon, susurutin ka ng budhi ng konsyensya mo. Ngayon, kung ikaw ay kinukumbik ng konsyensya mo, pero baliwala sa iyo, hindi ka anak ng Diyos. Hindi ka anak ng Diyos. Anak ka pa rin ng Diablo. Bakit? Eh, Holy Spirit ang humikipong convict sa'yo. Hindi ka mo sumusunod eh. Iiyak yun.
magigrieve yun, iiwan ka. At sa dami ng kasalanan mo, itatakwil ka. Kasi yung halamang hindi itinanim ng Ama, bubunutin yun eh. At malalaman mo kung sino ang itinanim ng Ama, masunuri kay Kristo. Yung mga kautusan ni Kristo, sinusunod yun. At yung ginawang dekreto ng apostol. Para makita natin, ano ba yung dapat sundin pag tayo Kristiyano? So yun yung mga dekretong iniwan ng apostol. Mananatili tayo sa aral ng mga apostol. Ngayon, kung hindi ko nakikita, kahit ano sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Hindi kita nakikita sumasambat sa palatiyo eh. Paano ako maniniwala sa'yo? Hindi ka nag-iikapunan doon, di magnanakot ka. Paano ka papasok sa langit? Tsaka paano ka pagpapalangin? Paano uulan? No worship, no rain eh. So yung dalawa na yun, pag nagagawa mo yun, kung bisido o kristyano ka. E ngayon, yung hindi ko nakikita, eh hindi ko nakikita yun. Hindi ko pwedeng katulad yun. Hindi ko nakikita yun eh. So yung nakikita ko na sabi ng mga apostol, yung aming nakita, yung aming narinig, yung aming nahipo, yun ang pinapatotoo ko sa inyo. So yung nakita ko, yung narinig ko sa iyo, yun ang patutotoo ko. Doon ako maniniwala sa iyo. Yun ay napakasimple, napakadali nun. Pera lang yun eh. Kayang-kayang ipamigay ang pera. Yung oras, cheap din yun. Kayang-kayang ipamigay ang oras. Biruin mo, 2 hours lang. Wala pa nga 2 hours ang hinihingi siya. At every Sunday lang yun. Hindi napakabigat eh. Hindi mabigat ang utos na Diyan. Ayaw mo. Ngayon, pag sinasadya mo yung kasalanan, wala na nga in para sa'yo. Malapit na ang araw, mga kapatid. Kailangan magpakabanal-banal ka. Magsanay ka sa kabanalan. Magsanay ka sa malinis na konsyensya. Kasi ang puso ng tao, mandaraya yan eh. Mandaraya yung dating pagkatao natin. Yan lagi nagsasalita. Oh, sasamba ka pa sa palate. Nasa sumab ka naman ha. O di ba sumasamba ka rin? Eh may kaya mo eh. Pag nasa iyo ang kapangyarihan, gawin ang isang bagay. Huwag mo i-up, hold choppy. Gawin mo. Kaya mong gawin, ba di mo ginagawa? Tipa ng ikabutan do. Ano ginagawa mo? Inuuna mo sarili mo. Unahin mo ang Diyos. Sabi ng Panginoon yun, pag inuuna mo ako, lahat ng pagpapara ang ibigay ko sa'yo. Love God above all. Di mo naman minamahal talaga ang Diyos eh. Kasi kung minamahal mo siya, susunod ka sa utos. Eh bakit pinababayaan mo pagsamba? Sabi ng Hebrews 10:25, huwag niyong pabayaan ang pagsasama-sama. Ba't mo pinababayaan? Sabi ng Diyos eh, ano eh, si Jacob na, hindi pa siya Israel, si Jacob pa lang ha. Natatandaan niyo nung matulog siya doon sa lugar ng Bethel, kumuha siya ng bato, inuna niya doon na naghihinip siya. Meron ladder, Jacob's ladder, na nagpanik-panago ang manghel, sabi niya. Tunay na itong lugar na ito ay pintuan ng langit. Kasi meron hagdanan pagpunta sa langit eh. Sabi niya, kinuha niya yung bato. Sabi niya, mula sa ngayon, itong batong to ang patotoo. Na ang lahat ng tatanggapin ko sa Panginoon, walang pagsalang ibibigay ko ang 10 bahagi. Hindi pa siya Israel no, Jacob pa lang ha. Meron ng tayo sa offering. Tapos sasabihin ni Soriano, sa Israel lang daw yun. Hindi pa nga siya Israel, nag-iikapon eh. Si Jacob pa lang siya eh. So, ibig sabihin, nung ma-establish na yung Israel, meron ng priesthood, doon na inutusan ng Israel. Doon malalaman kasi kung tunay na priesthood yun eh. Mag-iika po yun sa mga Levita. 11 mag-iika po sa Levita. Doon mapapatunayan, tunay na Kristiyano yun. Kaya doon malalaman, kaya sabi niyo, subukan niyo ko. Bakit yung subukan? Para makita ninyo sino talaga yung susunod sa kanya. At makita mo rin kung tunay ka o hindi. Pag magnanakaw ka, paano ka papasok sa langit? Eh, magnanakaw ka. Masuwayin ka eh. Paano ka papasok sa langit? Hindi naman yung tumatawag ng Panginoon. Panginoon, yung sumusunod sa kalooban ng Ama. At ang kalooban ng iba, Ama, binigay na kay Kristo. At lahat ng kautusan ni Kristo, yun ang buhay na susundin natin. Mabubuhay tayo sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, mamamatay ka sa datihang pagkatao. Ang pananampalataya mo ngayon kay Kristo. Ibig sabihin, ang buhay na ipamumuhay mo ngayon sa laman, pananampalataya sa salita ng Diyos. Malinis ang konsyensya mo. Talagang ginagawa mo. Hindi ka mandarambong. Hindi mo niloloko ang sarili mo. Hindi mo dinadaya ang sarili mo. Kasi sabi ng Panginoon, ba't mo ako tinatawag ng Panginoon pa, hindi naman kayo sumusunod sa utos ko. So, hindi ako Panginoon mo. Sarili mo, Panginoon mo. Sarili mo, sinusunod mo eh. Kaya nga nagkaroon ng reborn eh. Born again experience para maipagsilang ka sa Espiritu, maging ama mo na. Ang ama sa Diyos, sa langit, at si Kristo na kanyang panganay. Si Kristo na kanyang anak na kinaluludan, ang magiging pastor mo. So kung pastor mo si Kristo, you shall never want. Okay ka na. Kasi pera, alam nyo, na-experience nyo, maraming pera. Ano ba, nagawa sa inyo na maraming pera?
na-experience nyo rin ang lahat ng bagay. Ano ba sarap na dinudulot dito sa mundo? Ang hinahanap natin yung tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan. Sabi ko nga eh, huwag kayo aasa kahit kaninong tao. Huwag kayo maghahanap sa kaningahin kayo ng tao o mahalin kayo ng tao. Huwag yung napuprustrate ka. Kasi sa tao, hindi niya kayang gawin yun eh. Diyos lang nakakagawa nun. Kaya kailangan ang basis ng pag-ibig mo sa Diyos at nasa baan Diyos, nasa puso mo. Eh di nasa loob mo ang Diyos. So ang babatsihan mo lang, yung sarili mo na ang Diyos nasa puso mo, hindi ka pwede maghanap. Bakit? Nasa iyo na hinanap mo eh. Ba't ka naghahanap? Hindi mo na matatagpuan sa tao yan. Magagawa yan ng tao minsan. Pero yung forever na gawin ng tao, hindi siya wala yung pag-ibig ng Diyos sa kanya eh. Maliban na lang kung tunay na Kristiyano yan. Malalaman mo naman yan pag tunay na Kristiyano, susunod talaga yan. At kapag nagmahal yan, pag-ibig ng Diyos ang i-apply. Hindi pag-ibig niya. Pag-ibig ng Diyos. At madali lang naman ang mga kautosan ng Diyos. Sabi niya, ang mga kautosan ko hindi mahirap, yung madaling gawin. Ang mahirap, yung desisyonan mong gawin. Kasi if you have that faith, sabi ng Diyos, kung kaya mo, lahat ng bagay may pangyayari sa iyo. So walang bagay na hindi natin kaya. I can do all this because Jesus strengthens me. So lahat ng utos ng Diyos, kaya-kaya mong gawin. Bakit? Espiritu Santo gagawa. Sabi sa ano eh, Psalm 68:19. Basahin natin. Purihin ng Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan. Sa makatid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Meron tayong pinapasan eh, sabi sa Galatians 6:2. Magpasanin kayo ng inyong pasan na kautusan ni Kristo. So ang pinapasan natin araw-araw, kautusan ni Kristo. Yung kautusan ni Kristo na pinapasan natin araw-araw, siya din ang gumagawa nun. Siya din ang nagpapasan. So walang problema, ang gagawin mo lang maging matapat. Committed ka talaga, magsasakripisyo ka, patay ka na sa datihang pagkatao. Hindi na yung dating pagkatao mo maghahari. Patay na, ituturing mo patay. Kasi nandiyan pa eh. Gumagalaw pa yan. Pag pinagalaw mo, gagalaw yan. Pag pinahintulutan mo, gagalaw yan. So, i-anawin mo, sisipiin mo ang masamang espiritu na nandyan. Kasi masamang espiritu nag-i-influence sa datihang pagkatao. Yan ang agent ni Satanas, yung dating pagkatao. E nandyan pa. So, pwede pa, nag-a-attend pa. Pero kung laging tinatablan mo siya, hindi na siya makakagawa, lalayas siya. Ignore the devil and the devil shall flee. So, hihikayatin yung dati mong pagkatao. Paano sumunod? Huwag ka nang mag-commit. Papasok ka din naman sa langit. Ba't kailangan mo magpakahirap pa? Huwag na. Eh, tinatablan mo siya. Katulad ng ginawa niya kay Jesus Christ. Lahat ng temptation, ginawa niya for 40 days and 40 nights, tinempted niya sa lahat ng aspeto ng buhay. Nanalo ba siya? Ano ginawa niya sa Christ? Di ba lumayas? Lumayas siya. Bakit? Hindi niya kaya si Kristo. Ganon din tayo, nasa atin si Kristo. Sabi niya, tagumpay ako sa salibutan, tagumpay kayo. Don't fear, just believe. Maniwala kang bago nila lang ka. Maniwala ka bago ang pagkatao mo, bago ka. Pero kung hindi mo ito paniniwalaan, eh kikilos yun dati. Kung hindi mo ito itatakwil, kikilos siya. Kasi anytime nagbigay ka ng daan, kikilos siya. Ngayon, magsanay tayo sa kabanalan, sabi sa 1 Timothy 1:19. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi na mga ito'y itinakwil ng iba sa kanila sa pagkabagabag tungkol sa pananampalataya. Itinakwil ng iba. Kaya ngayon sinusurot ka ng budhi mo, dapat magsangayong ka. Kung hinahatulang ka ng puso mo, ay higit ang Diyos nakahatul sa iyo. Ang puso nandun ng konsyensya natin sa espiritu. Kasi meron tayong espiritu, kaluluwa at katawan. Ngayon, yung espiritu na yun, kailangan maituwid yun. Magkaroon tayo ng bagong pagkatao. Yun ang hiniling ni David. Sabi sa Psalm 51:10. Likhaan mo ako ng iyong malinis na puso. O Diyos, magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. So, ayun dati espiritu natin, anak tayo ng Diablo eh. Kaya, you must be born in the Spirit of God.
Hindi yung espiritu mo rito sa lupa o baka sanlibot ang espiritu. Yung makalangit na espiritu galing sa Diyos yun. Binigyan ka ng espiritu ng pananampalataya para na sa ganun, ibigay sa iyo yung Holy Spirit. Pag nasa iyo na Holy Spirit, ipinagpepre ni David na huwag siyang lisanin. Kasi kaya bakit naging napakamabuti ni David sa pagsunod? Kasi alam niya ang bigat ng kasalanan niya, pinatawad siya ng Diyos. Niligtas siya sa lahat ng kapahamakan. Natatakot siyang iwan siya ng Holy Spirit. E tayo ba? Natatakot ba? O bali wala sa iyo? Okay lang, mawala Holy Spirit sa iyo. Yung sarili mo pa rin na sinusunod mo. Mula nung bata ka, hanggang sa ngayon, puro sarili mo sinusunod mo. Ayaw mo bigyan ng chance ang Espiritu Santo na mabuhay ka naman sa bagong pagkatao. Kasi nasa decision making mo yan eh. Pag nag-decision ka, tsaka lang kikilo sa Diyos. Hindi naman siya si Satanas na kahit hindi ka mag-desisyon, kihilo siya. Si Satanas, di na kailangan ng kapahintulutan mo. Pero ang Diyos naghihingi na bakit? Nalulugod lang siya kapag pinipili siya. Kaya may free will eh. Nalulugod ang Diyos kapag ang will mo, pinili mo siya. Kaya sinusubukan tayo ng baptism of fire. Walang tigil na baptism of fire. Walang tigil na pagsubok hanggang sa bumaba ang Panginoon ngayon o kaya mamatay ka. Ngayon kung ikaw hindi masunurin at ikaw naman ay anak ng Diyos, maaaring mamatay ka para mailigtas ka. Ang gagawin ng Diyos ay papatayin ka para mailigtas ka. Kasi kung bubuhayin ka na ganun ka lagi, hindi ka maliligtas. Kaya mayroong matuwid na namamatay, kinukuha na. Dahil mayroong darating na kasamaan. Sabi sa Isaiah 57, ikaw mamili ka, nasa iyo yung pagpili. Gusto mo ba buhay na walang hanggan na hindi ka mamamatay? O buhay na walang hanggan mamamatay ka? Pag hindi ka sumunod at sumunod sa Diyos, mamamatay ka, maliligtas ka rin naman. Eh yung hindi ka mamamatay, ikaw ang pipili. Kaya nga ang prayer natin lagi, ako prayer ko, Panginoon, ang buong bishopric ng palati, walang mamamatay kahit isa. Buhay mo kaming kukuli. Pero you have to have faith at pagtitiis. Pananampalataya at pagtitiis. Kasi pag hindi mo gagawin ang pagtitiis, pananampalataya, masasayang eh. Kasi nangyari kay Lucifer yan eh. Sumasampalataya dati si Lucifer sa kayo water na hindi pa gagawa ng impyerno. Hindi nakatiis. So, kumilos yung sarili niyang kaisipan. Dahil sa kanyang kagandahan, katalinuhan at kayamanan, lumaki ulo niya. Akala niya, kaya niya maging Diyos. Kaya siya nag-attend. Bakit? Siya yung pinakamataas na anghel eh. Sa lahat eh. Nababalot siya ng cherubims. Lahat ng gems nababalot siya. Nagpapanik-panaog pa siya sa templo ng Diyos. Malaki ang role ni Satanas, ni Lucifer na binigay ng Diyos. Kaya yun, akala niya kasi kaya niya maging Diyos. Kaya yun, para siyang bituming nahulog mula sa langit, sabi. Ibinaksak siya. Ngayon sa tribulasyon, ibabaksak siya, kasama na yung mga anghel niya. Ngayon dito sa lupa, ang kasama niya, yung mga masasamang espiritu, yung mga demonyo, yung mga anghel dati na naging demonyo. Yun ang naghahasik ng lagim dito, yun ang inuutusan niya. Ngayon, ba't ka naman papayag? Alam mo na totoo. Nasa iyo na Holy Spirit, ba't di mo pabayaan ang Holy Spirit gumawa? Mabuhay ka na sa kalooban ng Diyos, maging malinis na ang konsyensya mo. Malalaman mo yan kung malinis yung konsyensya mo, hindi ka sinusulit ng budi mo. Malalaman mo naman yan kasi yung pagtulog mo, hindi ka makakatulog eh. Bakit? Alam mo, may kasalanan ka eh. Maliban na lang kung hindi ka nananampalataya. Sabi sa 2 Corinthians 13:5. Siya sa akin ninyo, ang inyong sarili, kung nasa pananampalataya pa kayo. So, checkin mo sarili mo. Ang konsyensya mo magsasabi niya sa iyo. Pag sinencheck mo sarili mo, ang konsyensya ang iiilos eh. Kahit masamang tao, may konsyensya. Kaya kami nagsisisi. Kahit masama eh, may konsyensya pa yun eh. Ngayon, hindi na malinis ang konsyensya nila. Nahawahan ng kasalanan. Tayo, malinis na konsyensya. Eh, ba't sinasadya mo pa kasalanan? O hindi nalilinis yan, dudumi uli yan. At kapag napagtagumpayan yan, nahawa ka sa sanlibutan, buti pa hindi ka na naging Kristiyano kasi para kang baboy na bumalik sa putikan. Para kang aso na isinuga mo, kinain mo ulit. Isusuka ka na ng Diyos. Sabi dito, kung kayo'y nasa pananampalata, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi bagal nyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesus Cristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Pag ikaw itinakwil na, ibig sabihin, wala ka ng gana. Wala ka ng gana sumamba, wala ka ng gana mag-ikapo, wala ka ng gana magpakabanal. Itinakwil ka na, bakit? Wala na yung Holy Spirit sa iyo.
Pero kung sinusurot ka pa, nandiyan pa. Nandiyan pa Holy Spirit. Gusto ka niyang ituin. Ngayon, papaluin ka. At sa pagpalo sa iyo, para ma-realize mo na may mali ka. Kasi ang gusto ng Diyos, perfect. My Father in Heaven is perfect. So you must be perfect. Perfect saan? Sa pagsunod, sa kalooban ng Diyos. Kasi pag nakita ng Diyos yun, na perfect na nun, ginagawa kang perfect. Sabi sa James 3 yun eh. James 1:3. James 3:2 pala, hindi 2:3. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayo lahat ay natitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal. Ang gayon na may rin namang makapagpigil ng buong katawan. Perfect daw yung mga tao. Yung mga tao o mga Kristiyano, na tunay na Kristiyano, ginagawa ng Diyos na perfect. Bakit? Hindi siya natitisod sa salita. Lahat ng kalooban ng Diyos, gagawin niya. Minsan, hindi siya nakakagawa. Alam ng Diyos, pero alam ng Diyos, gagawin mo yun eh. Kaya hindi binibilang sa iyo kasalanan. Pero tignan mo yung sarili mo. So, tignan mo sarili mo, matuwid ka ba talaga? Tunay na Kristiyano ka ba? Kaya mo ba talaga magsakripisyo? Kaya mo ba lang magtiyaga sa lahat ng masunod mo lahat ng kalooban ng Diyos? Pag nakikita ng Diyos yung perfect ka, sabi ng James 3:2. Sakdal ka. Kasi hindi ka natitisod sa salita. Kasi yung mga anak ng Diablo, tisod yan sa lahat ng kalooban ng Diyos. Wala silang susundin salita kasi carnal mind. Ngayon, ang ginagawa ng Diyos, tinutulungan tayo magbago ng isip para malaman mo ano ang kalooban ng Diyos. Ano ang kaibig-ibig na kalooban ng Diyos. Ihahain mo yung katawan mo bilang nandung na buhay na siya yung katampatang pagsamba. Pag sinabi mo sumasamba, naglilingkod ka sa Diyos. Ano yung paglilingkod mo? Yung buhay mo. Ano yung buhay mo? Di yung espiritu, kaluluwa at katawan mo. Ano ginawa ng Diyos sa espiritu? Nilinis. So, hindi na suway lang espiritu natin. Renewed spirit na. Ang ginagawa ng Diyos sa atin, malinis na puso, konsyensya. Na ibig sabihin, hindi ka, totoo ka talaga. Alam mo sa sarili mo, totoo ka. Ngayon, kung sa sarili mo pala, hindi mo alam na totoo ka, eh, sino magpapatotoo sa iyo? Kaya alamin mo, magsisi kang mabuti, baguhin mo isip mo. You have to change the mind, the spirit of your mind. Kasi, nandiyan pa yung dating pagkatao. Eh, paano kung yung datihang pag-iisip mo gumagana, dating pagkatao? Eh, hindi ka uupra. Kasi hindi papasok sa langit yung dati. Yung dating alak, hindi pwedeng ilagay sa bagong lalagyan. Ang bagong lalagyan, bagong alak. Ibig sabihin, ang pupunta doon sa New Jerusalem, sa New Heaven and New Earth, new man, new creation. Hindi yung old. Kaya nga ipinako sa cross yun eh. Kasi yun ang magiging hadlang. Hindi makakakilos yun if you have the faith. Kaya si Satanas, ang hinahanap niya, yung Kristiyano walang pananampalataya talaga. Yun ang target niya. Ngayon, pag nakuha ka ni Satanas, ibig sabihin, hindi ka anak ng Diyos. Kasi wala nang makakatalo. Binuksan sa atin ng isang pinto ang bukas na walang makakapagsara. Hindi ka madadaya ni Satanas, lalo ngayon. Ang dami-dami sa internet. Talagang sinisira ang Bible. Lahat. Lalo yung nagpinikula pa eh. Yung istorya ng Anunnaki. Tinesting ko ng panoorin para makita ko ano yung kagaguhang ginawa nila. Puro foreign angels yun eh. Kasi sila daw ang creator, ganito. Ngayon, ginaya nila yung nakasulat sa Bible para convincing. Eh, unang-una, kontra ka na sa Bible eh. Lahat na sinasabi mo, wala sa Bible eh. O hindi totoo eh. Tsaka nakakita ng Nibiru na planeta, hindi mo makita ang tawag Planet X. Eh, tinuloko tayo nito. Tapos ang batalyan nila, Lost Book of ano na. Pero mo ang basis mo, Lost Book. Hindi ka man namang hangal. Bumasi ka pero nawawala yung binasihan mo. Meron tayong isang babasihan, ang Bible lang. Sabi sa Isaiah 34:16. Kasi baka makumbisi ka sa internet. Ang gaganda lang nandyan. Lalo yung Pukong Enoch. Yung mga nandyan ng mga Anunnakis. Na ganito, ganyan. Eh, kontra sa Bible lahat yan. Isa lang ang basis, Bible lang. Basahin natin. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon.
So aklat ng Panginoon. Ano yung aklat ng Panginoon? Pinagsama-sama ang katotohanan ng Bible. Yung Old Testament, yung Two Testament. Yun ang Bible. So diyan ka magsasaliksik sa Bible. At inyong basahin. Kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang. So hindi mo na kailangan yung lost book ni Anunnaki. Hindi mo na kailangan yung bagong na discover ng mga manuscript. Hindi na yan. Ito na eh. Tapos na ang Bible eh. Walang makangailangan ng kanyang kasama. Sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisa sila ng kanyang espiritu. So pinisa niya ng Holy Spirit. Ginawa ng demonyo. Nasirain niya eh. Hindi niya nasira. Naitago pa rin yung mga manuscript hanggang sa naging Bible nga. Kasi ito ang basis. Meron tayong basis. Hindi lost book. Kita natin ang batayan natin. Hindi katulad ng lost book. Saka nakakita ng batayan ng lost book. Para mga scientist. Na ang batayan daw, Big Bang. Saan nyo nakita yung Big Bang na yan? Baka mga Big Bang na namin. Saan, ano ang basis ng Big Bang? Basta daw sumabog na lang. Bakit sumabog? Sige. Patunayan natin, bakit sumabog? Ano ang basis mo? Wala silang basis, isip. Para mga scientist. Yung basis nila, isip. Nag-gather na sila ng observation. Ng mga, lahat ng mga tapos mag-decision sila. Saan nakita nila? E paano kung kontra sa Bible yun? So hindi sa Diyos yun. Kasi ang Bible, nagpapakita ang ginagamit niya din ng science. To prove it, ginagamit niya science. Pero kung yung sinasabi mo science, kontra na sa Diyos, ay hindi na sa Diyos yun. Sa iyo yun. Kaya kailangan laging malinis ang konsyensya. Sabi sa Romans 9:1. Meron ka pa mga babasa na si Jesus Christ daw, hindi si Jesus Christ. Ang daming gagaguhan. Tapos si Mary Magdalene daw, may anak pa kay Jesus Christ. Grabe yung talagang ano, blasphemy yung ginagawa nila kay Kristo. Sabi dito, sinasabi ko ang katotohanan kay Kristo na hindi ako nagsisinungaling na ako'y sinasaksihan ng aking bundi sa Espiritu Santo. So sinasaksihan ng ating bundi sa Espiritu Santo. So okay sa ang Espiritu Santo sa budhi mo. Kaya tignan natin ang budhi natin. Saliksikin natin ang ating sarili. Tignan mo yung budhi mo. Malinis ba? O niloloko mo ng sarili mo. Tagapakinig ka lang, hindi ka naman sumusunod. Sumasampalataya ka, katulad ka lang ng demonyo. Sumasampalataya yan, pero hindi sumusunod. Hindi nagtitiis. So para malaman mo na ikaw ay Kristiyano, mananatili ka sa salita. Sabi sa John 8:31. Kasi madali sabihin ng tao, born again ako eh. Born again yun. O ano kung born again yun? Sigurado bang born again yun? Paano mo nalaman? Sabi niya eh. O sabi niya. Para malaman mo totoo yan, makasama mo, para may maipatotoo ka. Yung nakikita mo, yung narinig mo, nahihipo mo, yun ang magpapatotoo. So makikita mo yung pagsunod niya sa Word of God. Sa tunay na Kristiyano, eh born again yan. Nagkukul si Satanas nga, nagkukulwa rin Angel of Light eh. Born again din eh. Pero totoo ba? John 8:31. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong nandun na nagsisisampalataya sa Kanya. Ito mga Hudyo pa to, ha? Sumasampalataya kay Kristo to. Kung kayo magsisipanatili sa akin salita, kung magkagayon, tunay ka kayong mga alagad ko. So hindi so komo sumasampalataya ka, hindi komo ikaw ay nagsasabing born again eh. Totoong alagad ka na. Kung nananatili ka sa salita ng Diyos, tunay na alagad ka. Ano ba yung isipin niyang nanatili? Hindi sumusunod. Kaya ka nga nanatili, sumusunod. Deliktas ka. Sigurado ang kaligtasan mo. Tingnan mo. Kung nasunod, dalawang bagay lang nga simple. Tights at offering lang, tsaka worship, hindi mo ba magawa? Eh, paano mo gagawin yung kabanalang iba? Eh, yan ni simple-simple yan. Pera lang. Di ba kayo nagsama sa pera? Tapos oras lang, hindi mo pa maibigay? Tapos buhay pa kaya ibibigay mo? Lalo na ibibigay mo ba buhay mo sa iyong kapatid? Hindi mo nga maialay ang buhay mo para sa Diyos eh. Sa kapatid mo pa iaalay mo. Binigyan tayo ng Diyos ng pag-ibig para makaibig ka. Pag hindi ka pa binibigyan ng Diyos ng pag-ibig, hindi ka makakaibig. Ang pag-ibig mo galing sa sarili mo, hindi galing sa Diyos.
Kaya yung pag-ibig mo nababatay sa tao. Ang pagsunod mo nababatay sa tao, hindi sa Diyos. Hindi ka pa nabo-born again. Kailangan ma-experience natin ang tunay na pagiging born again. At may malinis na konsyensya. Sabi dito sa 1 Peter 3:16. Kundi inyong ariing banal at Kristo na Panginoon na inyong puso ay lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asa na sa inyo, ngunit sa kamuan ng takot. Nataglay ang mabuting budhi upang sa mga bagay na yon ang salita laban sa inyo ay mapahiya ang mga nagsisipag-alipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo Jesus. Para mapahiya yung mga taong yun. Kasi ang mga tao hindi maniniwala sa atin kung nakikita kang masama. Paano maniniwala yan? Sabihin po, bang again yan eh. Mapabalita mo sa TV, sa social media, pastor ng rape. Pastor ng rape. Tapos, pastor nagnakaw. Pastor pa yun ng rape, pastor pa yun nagnakaw. Mapalad tayo pag nagkaroon ka na isang pastor na totoo na talagang nagpapakahiram sa pagsunod kay Kristo, handang mamatay para sa inyo. Handang mag-alay ng buhay para sa inyo. Mapalad ka kung magkaroon ka niya ng ganyang pastor. Kaya si Kristo yung pastor natin, ginawa ni Kristo yun. Nag-alay siya ng buhay para sa atin. Tapat siya, kahit hindi ka tapat, tapat pa rin siya. Ngayon, naglalagay siya ng mga pamunuan, kaya mapalad ka kung ang pamunuan inilagay sa iyo ay napakahusay na pagsunod. Katulad ni David, kahit nagkasala si David, nagsisi talaga, talagang hinihingi na yung kalinisan ng espiritu niya, tsaka ng puso niya, at huwag siyang iwan ng Espiritu Santo. Gusto niya talaga maglingkod. Kaya ang pastor ng Diyos, si David. The greatest pastor of God is David. Yung anak niya rin, si Solomon. Kaya ginamit din si Solomon, kasi si Solomon naman, hindi naman niya hiningi yung mga material na bagay. Ang hiningi mo Solomon, karunungan sa Diyos, para paghatol sa bayan ng Diyos. Yung judgment. Word of God ang i-judge niya. Turo ng Espiritu Santo. Kaya lang, tumo sa sobrang yaman din ni Solomon, sa sobrang talino, kamotik mawala, kamotik mahulog. Isa ka naman nakakita ng gano'n, ang ubod ng yaman talaga. Ubod ng karunungan ng gano'n. Nasa kanya na lahat eh. Pero nasabi niya, lahat ng bagay, wala namang kabuluhan eh. Na-experience niya eh. Kaya nung ma-realize niya na talagang mali ang mga ginagawa niya, nagkaroon na siya ng conclusion. Sabi niya sa Ecclesiastes 13. Ecclesiastes 12:13. Ito naging ano niya, kasi napakatalino ni Solomon eh. Walang makakatalo sa talino niya at sa kayamanan niya mula nung panahon niya hanggang sa panahon ngayon. Walang pwedeng tumalo kay Solomon sa karunungan at kayamanan hanggang sa ngayon. Si Bill Gates, wala yan. Yung mga trilyonado dito sa mundo, wala yan kay Solomon. O sige nga, haligi lang eh, brass pa eh. Kutsara, tinidor, ginto eh. Lahat ng bagay doon, ginto eh. Pero nakuha ng Babylonian Empire yun. Nang ibaksak si Solomon, lahat ng kuha yung mga ginto, pati yung Ark of Covenant, wala. Ito sabi ni Solomon, na-realize niya lahat ng bagay. Sabi niya, wala na makabuluhan lahat eh. Ito ang wakas ng bagay, sabi niya. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Ano yung sabi ng natakot sa Diyos? Ang natatakot sa Diyos, sumusunod sa kanyang kautusan. Ay sundin niyo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, ang buong katungkulan mo, kaya ka naging tao, kaya ka ginawa ng Diyos na tao, nilagay ka sa mundo, ang buong katungkulan mo, matakot ka sa Kanya. Nasundin mo yung mga utos niya. Ikaw mo, hindi naman masusunod nga. Yung unang kasi pagsilang natin, yung unang kapanganakan mo, laman yun, makasanlibutan. So, wala makakasunod sa kalooban ng Diyos. So, kinakailangan ma-born again. Yun ang purpose ng pagkakalikha sa atin. Ma-born again. At si Kristo ang gagawa noon.
Si Kristo ang magliligtas sa atin. Sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo para maisugo Espiritu Santo, para mapawalan sala tayo. Mabanal tayo ng Espiritu Santo. So, yun ang purpose. Yun ang purpose ng pag matakot ka sa iyo. Ang tanong doon, takot ka na ba sa Diyos? O baliwala sa iyo? Ayaw mo ba nung maligtas ka? Kayamanan sa lupa, na-experience nyo na yan. Marami kayong pera, masaya kayo. Na-experience nyo na lahat yan eh. Bakit hindi mo experience naman yung kaligayahan sa Diyos? Yung tunay na pagsunod sa Diyos, magsakripisyo ka talaga. Nakatanda ako nga nung araw eh. Sa paras nga eh. Kahit bumabagyo, umuulan eh. Kahit bahato sa lugar ng ano eh. Nang highway, pumupunta tayo para makatid lang ng school of praise eh. Pero ba't ngayon, nang dumaan ang panahon, nalalamig ka na, kukuti-kutitap na yung apoy ng Espiritu, mamamatay ng Holy Spirit sa'yo. Tapos malahinin ka na. Bakit ganun? Bakit namamatay yung apoy ng Espiritu Santo? Ayaw mo sindihan eh. At paano pagsindi? Panalangin sa Diyos na palakasin ka. Always pray that you will not fall into temptation. Temptation lahat yan eh. Paano ka lalakas? Pray. That you will not fall into temptation. Lagi ka na nananangin, araw-araw, maya't maya. Katulad ni David. Katulad ni Daniel. Mapanalangin niya, si Jacob. Lahat sila mapanalangin. Gusto tayo ba mapanalangin? Tingnan mo kung mapanalangin ka. Walang bagay na hindi ka ipag-pray. Kasi lahat ng bagay na itatagubinin natin sa Diyos, gagawin niya eh. Sabi niya sa Psalm 37:5. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka rin naman sa Kanya at ito'y Kanyang papapangyarihin. So magtiwala lang tayo. Papangyayarihin ng Diyos lahat yan. Sabi mo nga, maging matiyagain kayo sa panalangin. Kasi kapag nakita ng Diyos, matiyaga ka sa panalangin, siguradong susundin niya ang panalangin mo. Doon sa Luke 18 nga yung sinabi ko, may istorya doon eh. Yung judge na masama, eh mayroong lumalapit sa kanyang balo, humihingi ng tulong, sabi niya, judge, pwede mo ba ipag-continue ko doon sa umahapi sa akin? Eh kada pupunta, sinasansala niya, eh ang kulit kulit, lagi na lang humihingi ng tulong. Sabi niya sa sarili niya, masama naman akong judge, wala naman akong Diyos. Sige nga, papayag na nga ako dito sa taong ito, papayagan ko ng tulungan para hindi ako magabagin. Yun ang gusto ng Diyos, maulit ka sa prayer. Lagi kang nananalangin, matiyaga ka lagi. Hanggang hindi sinusunod ng Diyos yun, tumili ka mamanangin. Manalangin ka naman na huwag kang papayag na tumigil. Magmatiyagain ka sa panalangin. Sabi sa Romans 12. Romans 12:12. Magalak kayo sa pag-asa, magtiisin sa kapighatian, magmatiyagain sa panalangin. Kasi yun yung sinabing halimbawa nga sa Luke 18 eh. Yun yung talinhaga eh. Nang susundin ka ng Diyos kapag matiyaga ka sa panalangin. Basahin natin. Ito yung istorya ng judge. Basahin natin. Sinilita sa, niya sa kanila ang isang talinghaga. Talinghaga ito eh. Na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manlupaypay. Kasi may espiritu ng panlulupaypay, magsasawa ka. Kasi ang tao walang satisfaction, nagsasawa yan eh. Nagsasawang sumunod sa Diyos. Para daw hindi ka magsawa at maglupay, manalangin ka. Na sinasabi may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipityaganan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng balo. At si paraon madala sa kanya at sinasabi, iganti mo ako sa aking mga kaaway. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi, dadapat pagkatapos sinabi niya sa kanyang sarili, bagamat di ako natatakot sa Diyos, at di nagpipitagan sa tao, gayon man, sapagkat naliligalig ako ng babaeng ito, igaganti ko siya. Baka niya ako bagabagin sa pagparito.
ang sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng Likong Hukom. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi? Binuhin nyo araw at gabi ka magpe-pray. Para iganti ka ng Diyos, didinggin ng Diyos prayer mo araw at gabi. Wala kang tigil ng prayer hanggang hindi ginagawa. Sabi niya, di ba igaganti ng Diyos ang kanyang mga anak? Katulad nung ginawa nung ano, yun nga eh, hukom na masama eh. Dahil sa lalapit sa kanya, pumayag na. Sa Diyos pa kaya na napakabuti ng Diyos na yung hinihingi mo, higit pa sa ibibigay sa iyo? Si araw at gabi lang, eh pag nakikita, hindi ka naman araw at gabi mag-pray eh. Hindi ka naman matiyag ka sa prayer, bahala ka sa buhay mo. Sabi ko, araw at gabi, matiyag ka sa prayer, ayaw mo eh. Ayaw mo mabuhay sa Espiritu, nasa laman ka eh. Hindi ko didigil prayer mo. Ano magagawa mo eh, sabi ng Diyos yun. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya araw at gabi? At siya may pagpapahinuhul sa kanila? So ito yung susi, para hindi ka man lupay-pay. Para bagamat nanghihina ka, lalakas ka. Bagamat nawawalan ka na ng pag-asa, lalakas ang pag-asa mo at pananampalataya mga kapatid. Amen!